Hello everyone! Good evening sa ating lahat. Kumusta na po kayo? Hello words and hello Philippines! Welcome guys to my channel, Let's Talk Vlog. Our video and topics for today guys, ihatid ko sa inyo yung mga magandang nagawa ng ating Pangulong Marcos Sr., yung kanyang legacy na iniwan sa mga mamamayang Pilipino. Ngayon guys, dumako naman tayo sa mga sektor ng enerhiya. Ayan! Isa-isahin natin yan, okay? Para naman malaman ng lahat kung ano man ang nagawa ng ating dating Pangulong Marcos Sr., especially the First Lady Imelda Marcos. Una, Palinpin Geothermal Power Plant, Negros Occidental, 1983. Calaca Coal Power Plant, Batangas, 1984. Ayan. Magat Hydroelectric Power Plant, Main Isabela, 1978. Pantabangan Hydroelectric Power Plant, Nueva Ecija, 1977. And Pulangi Hydroelectric Power Plant, Bukidno, 1986. August 7, Hydroelectric Power Plant, Iligan City, 1982. August 6, ayan, Hydroelectric Power Plant, Iligan del Norte, 1979. August 5, Hydroelectric Power Plant, Iligan Danao del Norte, 1980. And of course, guys, August 4, Hydroelectric Power Plants, Lanao del Norte, 1979. And number 10, August 2, Hydroelectric Power Plant, Lanao del Sur, Sagyara, 1975. Kalayaan Hydroelectric Power Plant, Laguna, 1983. Number 12, Angat Hydroelectric Power Plant, Bulacan, 1967. Number 13, Tiwi Geothermal Power Plant, Albay, 1979. Number 14, Cebu Thermal Power Plant, 1981. 15, Liti Geothermal Power Plant, 1977. Of course, 16, Makiling Geothermal Power Plant, Kalyawan, Laguna, 1979. Last but not the least, yung ating Bataan Nuclear Power Plan na kung saan hindi na gumagana sapagkat ito ay hindi tinuloy ng ating dating Pangulong Cory Aquino, na sayang kung ito'y tinuloy niya, malaking katulungan sa mamamayang Pilipino sa pagbababa ng pagbabayad ng kuryente. So ay malaking katulungan sa bawat isa, sa bawat lugar na kung saan nakatayo ang mga power plant na ito. Ang laking katulungan niyan, lalo na sa patubigan, sa mga irrigation, ayan, sa kuryente at ilaw, no? Ang laking katulungan po yan para sa atin. So remain ang kanyang legacy hanggang ngayon ay buhay na buhay. Kaya naman ano, Sir BBM, talaga naman na napaka memorable itong kanyang pagtakbo, dahil majority ng mamamayang Pilipino ay sumusuporta sa kanya. Simple lang guys, kasi ito ay hinihilak ng kanyang ama kung bakit napaka-viral ni Sir BBM ngayon at sinusuportahan siya ng nakakakarami. Dahil ito nga sa mga nagawa ng mga legacy ng ating dating Pangulong Marcos. Dahil katulad nga ng mga naririnig natin sa mga matatanda, noong that time sa pamumuno ng dating senior, no, ni Pangulong Marcos Senior, ay napakatahimik at maganda ang kanyang pamamalakad at hindi gaano nahirapan ang mamamayang Pilipino that time, dahil mababa ang singil sa kuryente, of course, ano, yung mga bilihin, yung mga libreng pagkain sa mga school, maraming scholar, ang daming napatayo yung dating Pangulong Marcos Senior. So buhay na buhay ang kanyang pangalan, ang kanyang pagkatao, siyempre. At nakikita natin sa kanyang son na si Sir BBM. At for sure, lahat yun guys ay gagawin din niya. Who knows, no? Na mas higit pa ang gagawin ni Sir BBM
sa kanyang sa nagawa ng kanyang ama before. Eh syempre kikinang at kikinang ang bansang Pilipinas pag siya ang nakaupo. So fight lang tayo, ano? Kumbaga, so support lang tayo sa kanya hanggang sa huli, hanggang sa kanyang pag-upo, guys. Huwag tayong bibitaw, huwag natin siyang iwanan. Ang suporta natin dapat buo para sa kanya, no? At siyempre magtatagumpay tayo, magkakaisa ang mamamayang Pilipino. Bayan, bangun muli. Maraming salamat po, guys, sa inyong panonood, sa inyong mga support sa akin, sa mga live ko, sa mga videos ko. Don't forget, guys, to like and subscribe. Siyempre, thank you, guys, sa pagwa-watch nyo, especially sa aking mga co-loyalist Marcos na laging nandyan na sumusuporta sa akin. Maraming salamat sa inyo. Ayan, siyempre, sa aking mga ka-teammate, mga team Mangyans, Disundo, and lahat ng ka-teams dyan, ayan, Lunatics, lahat. Maraming salamat sa inyong putaga. Maraming salamat sa inyong mga pagsusuporta sa akin, guys. Ayan, stay safe kayo lagi. Don't forget, guys, to pray. Kasi kailangan natin sa panahon ngayon. Stay safe kayo lagi. And God bless us all. And see you guys on my next live and my next videos upload. Salamat po. Ayan. Bye. Baboos. Bye, guys.